kadini sa bahay Kubo aring aking bunsong kapatid na si Kim dahil gusto raw niyang ulam ngayon, ayon nga ni Hong Bicol Express. Sakto naman ho, nakagagaling ko lang ng palengke, gawa nga ni nang bumili ako ng mga sangkap na gagamitin ho doon sa pagluluto nung ina-request niyang ulam. Nung mahugasan ko na ho yung karne dahil ayos naman na rin naman yung apoy, sinalang ko na ho aring kawali, saka ako nilagay aring karne. Asang kutsahin ko lang ho ng kaunti dahil yun naman din talaga yung masarap doon sa karne. Marami nga ni ho yung nagasabi sa inyo mga kamangyan na lahat ho kami din ay nagatabaan na. Abay, paano hindi mataba? Ay, garne nga ni ho ang gawain. Kumain na nang kumain din eh. Aray, ah. Kunti nga nila ang ho yung karne na binili ko kanina sa palengke. Gawa ng pang-ulam lang ang naman namin aray ngayong tanghalian. Nung ma-brown-brown na ho yung karne kako. Aba, Kim, tulungin naman ako din eh. Isa nga ni ho yung Bicol Express sa mga paborito ho talaga namin. Lalo na ho aring si Kim. Gawa ng kilala niyo naman ho yan. Sobrang hilig talaga niyan sa maaanghang. Kahit nga ni ho yung siling kapipitas laang diyan sa paligid. Aba, ya, kainin ho. Sabi ko pa nga ni ho, medyo makakatipid-tipid kami ng gayon kung yun lagi ang aulamin ni Kim. At dahil nga ni ho, Bicol Express aray, syempre ho, hindi mawawala yung gata. Ay buti na nga nila ang ho at maraming tanim yung aming kapitbahay din eh. Syempre may mga nalalaglaglaglag doon na nyog. Eh di aring si tatay, pumulot na lang doon sa tabi-tabi. Tapos yun, eh di may magagamit kami din eh. Hindi na kailangan pang pumunta doon sa bayan. Ay, tama yun. Alam nyo ba ho, din sa amin sa probinsya, madalang ho talaga yung kunyari mabili ng luto na naulam doon sa labasan. Kasi nga ni ho, magastos siya kunyari 20 pesos o kaya naman ay 40. Pang isang ulam mula ang yun, tas hindi pa sulit kasi nga ni kaunti laang. Pero kung ikaw mismo yung mamamalingke, ikaw mismo yung magaluto, talaga ay mula umaga hanggang kinabukasan, pang ulam mo na yun. Pero syempre, yung iba, wala ng oras, sobrang busy sa trabaho, alam nga naman mamamalingke ka pa, wala ka lang nga ng oras. So syempre, mabili na lang ang diyan o kaya naman ay magabukas na lang ang bilata. Dini ho, sa mainit na mantika, syempre ho, inuna ko munang ilagay, arihong bawang, tapos ayan, ninaluhalo ko lang ho ng kaunti. Tas maya-maya ho, di sinunod ko na rin ilagay, arihong sibuyas, na kung madali lang ho, aring gawin mga kamangyan. At malamang sa malamang ho, naku, alam nyo na ho talagang lutuin, aring Bicol Express, dahil dati pala ang inaulam naman na yung mga garni. Tas pagkalagay ko ho na rin luya, ayan, hinaluhalo ko lang ho, walang katapusang paghahalo diyan. Tas alam nyo, pahamak talaga yung mga gisa-gisang gayaan. Gawa nang malalaman nyo dyan kung masarap yung ulam ng kapitbahay nyo o hindi. Ay paano, ipag-isa pa lamang, amoy na amoy nyo na agad yung usok doon sa inyo. Nilagay ko na rin ho diyan, aring bagoong alamang. Hindi ko ho alam kung nagalagay kayo ng gayaan mga kamangyan, pero try ninyo, gawa nang sobrang sarap, dagdag talaga siya sa lasa. Maya-maya, idinilagay ko na rin ho, aring karne na sinangkutsa ko ho kanina. Naamoy na nga ni Huya Anikin, tapos sabi, ay kung patapos na daw, abay, sandali naman. Tinuloy-tuloy ko nga nila ang ho yung paghahalo diyan, gawa nang pagpinabayanan ho yan, abay madikit doon sa kawali. Mapapagalitan na naman kami ni nanay ho. Ay di, yan, at nilagay ko na ho yung gata diyan mga kamangyan, tapos sinaluhalo ko lang ho, ay for the good. At bago ko pa nga ni ho makalimutan, naglagay na rin ho ako diyan ng pampalasang asin, paminta, at saka ho aring asukal. Siyempre kapag Bicol Express, dapat ho talaga ay maanghang, kaya ayan, naglagay na talaga ako ng maraming sili diyan. Ay hindi, konti lang ho pala, gawa nang siyempre makain din sila nanay. Kabilin-bilinan nga ni ho ni Kim kanina, ay ate, lagyan mo na maraming sili ha, gusto ko yung magapawis-pawis ako. Ay kako, kung gusto niya ng gayon, ay abigyan ko na lang siya ng sili, at yung kanin niya, ang lagyan niya ng gayon. Gawa nang abay, baka naman hindi makakain sila nanay, kapag sobrang anghang. Pagtingin ko nga ni ho din sa may tabi, ayan na si Kim at parang natutulala na. Ay, wari ko'y sobrang gutom na nari at buti na nga nila ang ho. At ayan na, at luto na ang ating Bicol Express. Yan naman. Kapag ho din sa amin, nagaluto kami ng Bicol Express, inalagyan ho talaga namin ng sitaw. Pero ngayon, ayan, hindi ko nalagyan dahil nakalimutan ko na. Tapos naman na ho yan, luto naman na yan mga kamangyan. Pero syempre, naghintay pa rin ako ng ilang minuto. Gawa na ang gusto ko ho sa Bicol Express, ayun nga ning malapot-lapot. Aba, ay kasarap iulam sa kanin nun ha, tas nakakamay ka. Ay, naku. Ay, alam niyo na ho mga kamangyan, kumuha na ho kayo ng baho diyan. At kami ho, isaluhan niyo na din niya ba naman. At dahil nga ni ho, busy pa si nanay, sabi ay umuna na nga ni ho kami ni Kim pagkain. Ay arin naman nung si Kim, alam niyo na kanina pa arin gutom na gutom, kaya ayan, at ngayon niyakag ko na nga ni ho kumain diyan. Sabi ko pa nga ni ho din kay Kim, buti na nga nila ang at Bicol Express yung kanyang pinaluto, gawa ng gustong gusto ko ho talagang ulamin arin nung nakaraan pa. Kaya ho nung nag-request si Kim, aba talaga nagpunta agad ako ng palengke para ho mamili. Gawa lang alam niyo, gagayon sila nanay at saka si tatay. Kunyari ho, nag-request kami, nay, gusto namin ng adobo. Ay, mabili agad yun. Pero syempre, mapunta lang ng palengke, mamimili lang kapag may kwarta. Gawa nang madalas, wala talaga. Pero syempre, nag-request lang kami nung kapag kunyari anihan. Kasi syempre, doon may kwarta. O kaya, malapit na ang birthday. Syempre, hindi makakatanggi. Tapos syempre, kapag may lagnat at tanong kanining anong gusto mo, o, doon ka naman magasabi ng mga gusto mo. Kaso nga nila, wala ka naman panlasa. So, wala ka rin gusto. Royal. Royal lang ang abigay sa iyo. Pagkatapos na namin kumain, tsaka naman ang kumain na rin si Nanay Dini. Abawari ko, ayaw lang kami makasabay. Nanay, ikaw ha? At pagkatapos na namin kumain, ayan si Kim, nagapakman din. Aray, ah. At dahil nga niyo, marami pa rin sa inyo nag-message sa akin about doon sa Sitaw app na pwede hong kumita kahit nasa bahay laang. Abay, arin na ho. So, after nyo makagawa ng account, nakapag-select na kayo ng products, tapos nakapag-recharge na rin kayo, ang sunod doon ay process your order. Dito na sa inyong dashboard, i-click nyo lang ho yung orders. Tapos makikita nyo sa taas yung pending, andun lahat ng pending orders nyo. Tapos check nyo lang ho yung mga orders na gusto nyo hong i-process. Paalala lang ho mga kamangyan, kailangan ho talaga nakapag-recharge na kayo doon sa inyong wallet para ho ma-process yung inyong orders ha. Tapos click nyo lang ho doon yung pay and take delivery. Tapos proceed na ho kayo doon sa payment. Tapos marireview nyo naman ho doon yung details noong orders na a-process.
process ho. Tapos kunyari ho, na-review nyo na, pindutin nyo lang ho yung submit and pay. Tapos yun, gayon lang ho kadali. Kahit nasaan ho kayo, ay pwede ho talaga kayong kumita din eh. Okay, ano po ang inahintay nyo din mga kamangyan na ba mag-download na ho kayo ng Sitaw app at gamitin ho ang aking referral code for the go. So yun ang mga kamangyan, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng Tik to 2,000 GCash. Basta i-follow nyo lang ang ating page at share ang video. No? Okay, hanggang dito na lang ang ating video. Parang ako nakakaramdam na antok din. Ay, bye-bye, love you.